Magandang araw po. Nandito kami ngayon sa aming backyard na Muscovy Ducks na nagbibigay ng ating salted egg. May tinatawag natin na organic salted egg. Papakainin muna namin sila para medyo masaya naman sila dahil ngayong umagang ito, pinapakain namin sila ng seven kinds ang kinakain nila. Kuminsan naman, may tahi. Ang ating garak na ginagamit din. Binibigyan na namin sila ng garak. Kasama ng ating mga Muscovy Duck dito ay ang ating mga manok, no? Yung mga manok din dito. Kasi pwede rin sila makasabay sa mga Muscovy Duck natin. No? So, yan ang ating Muscovy Duck. Kuminsan, binibigyan na namin sila ng garak dahil kung gamitin natin lahat ang seven kinds, malaking expense ang gagawin natin. Kaya, dinagdagan rin namin ng darak sa kanilang pagkain. Parang food supplement dito sa kanila, no? So, lagyan lang natin ng darak pagkatapos. Tubig. Ordinary, plain water. So, yan ang ating, kasi mamaya pagkatapos nila maubos ang seven kinds, dyan sila malapit sa ating darak. So, yan sila. Ngayon, dahil sa busy sila nakikain, kami naman ni Minda, kukunin namin ang kanilang mga itlog na gagawin nating salted egg. So, kukunin ni Minda ang mga itlog. Nakita niyo ang itlog na hindi malinis dahil sa malakas ang ulan dito sa Davao ng mga ilang araw. Kaya ang mga itlog nila hindi maganda. O, maganda yan. Dito na lang ba? Mayroon pa dito. Ubusin na lang natin dahil sa ating gagawing salted egg. So, medyo tatlo yata ang nangingitlog sa kanila sa ating mga Muscovy Duck o pato. Tawag namin dito sa Davao, pato ay sa mga Bisayan. Pato rin ang tawag nila. Hindi ito itik na gaya ng itik na gaya ng pato. Nandito pa, meron tayo dito. So yan, may bago din na isa. Iiwan mo yung isa na yan para yung isa na bago. Iwan mo lang para hindi magtampo. Magtampo kasi kuminsan ang may bago akong breeding ngayon. Itong dalawang ito, bagong breed ito nito. Kasi matagal-tagal na yung mga breeding na pure white. Mayroon tayong bagong ganito. Mabago na ito. Itong itlog na ito ay hugasan ni Minda. Si Minda ang hugas nito. Dahil ako naman ay gagawa ng brine solution ng ating organic salted egg. So, andito na po ang ating in-harvest na itlog ng Muscovy Duck. Ako ay maghuhugas na ng itlog. Okay, habang si Minda ay naglilinis ng mga Muscovy Duck na itlog, ako naman ay lilipat dito sa kabilang bakod namin. At dito mayroon tayong turmeric na tinanim. At ito ang gagamitin ko para sa organic salted egg natin. Okay.
kasi matagal na rin ito sinanong namin. O baka may ko na. Kaya lang, naligas na ito dahil sa kulaan. Tapos, natambakan ng, o meron palang laman. Natambakan nyo silang kahoy, lupa. Pakita mo ang ating itong kanin na turmeric sa kalibot na ito. Eh, yung lalaki ko may laman. Kunti lang lang kailangan natin para sa ating turmeric. Kunti lang siya. May ramang laman. So, ito ang kailangan natin sa ating organic na salted egg. So, may tanim mo pa ito ulit. So, mayroon pa ito sa loob. Mayroon pa. So, kahit kunti lang siya, kailangan natin gamitin ito para sa ating salted organic egg, no? Okay, balikan lang natin yan mamaya. So, binisan muna natin dito sa labas. Ating bagong harvest natin ang itlog ng aming Moscovy duck at saka ating nilinisan natin ito sa pamamagitan ng tubig. So ito na po yung ating dapat malinis siya. At saka linisan mo talaga kasi dito na yung malalaman kung ang itlog ay merong diferensya. Gaya nito medyo ano na siya, may ano to, parang kung saan pa bugok yun siya. So ito po yung ating harvest only for good for dalawang ano lang ito, dalawang pato ang nangingitog. Doon sige pa siya mangingitog araw-araw. So ito na, ready na natin i-soak natin sa brine solution yung asin at saka water. So si Doc na ang sasabi kung ano ang mga paraan, ang pamamaraan kung paano i-prepare ang ating brine solution to have a result nga kanina itong ating salted egg. Sa ating nadinisan talaga siya para maalis pa rin yung mga lupa. Kasi may mga lupa pang dumidikit sa puno sa tanimin natin na turmeric, kailangan malinis siya. So, nandito na ngayon ang ating kinuha kanina na turmeric, nalinisan na siya at ready na siyang kudkurin natin ito. No? Kung may ganito kayo, kudkurin. Kung wala naman, you pound it. Linisin natin ng ganito para maalis siya. Careful lang sa mga ladies kasi baka masugatan yung mga kamay ninyo dahil ito'y mahirap yung gawin, no? So, kunti lamang kailangan natin sa ating salted egg. Hindi naman masyado marami. Ito na ngayon ang ating turmeric na kinudkod natin o kung wala kayong kudkuran, ano ba yan? Dikdikin niyo, pwede na rin yung dikdikin at magkaganito na siya. Ngayon, ihalo na natin ito siya sa ating brine solution na gagawin. So, kukuha tayo ng karahay.
bawat isang ano ito, isang cup ng ating salt, no? May salt tayo. Bawat isang cup ng salt natin, lagyan natin ito rin ng dalawa o tatlo na tubig. So, ganun sa kadami. So, kung mayari na apat siguro, no? Apat natin kasi maraming kuli. So, ngayon, ito na ang ating gagawin na brine solution. So, paano natin ito gawin? So, kunti lang man ang ating itlog na lulutuin. So, kunti lang din ating gagawin siguro. Lagyan natin ng 1/2 para maglagan pa siya ng dami-dami. Para aapaw ang itlog. So, sa mga observer namin ngayon o nanonood ngayon, kayo na ang mag-adjust kung paano gagawin ito. So, yan, pakuluan. Nandito ng ating turmeric organic na brine solution para sa ating salted egg. So, bago natin ilagay dito ang salted, ang ating itlog na muscovy, tingnan muna natin sa nito. So, kung maganda ang kulay niya na hindi sira, na may madilim, so, ilagay natin dito siya. So, isa. Yan. Malinis siya, no? Yan, malinis. Pero, kung medyo may diferensya, yan, may diferensya siya, oh. Huwag na natin isali niyan siya kay mabulok yan sa dyan pagkatapos mangangamoy ang inyong salted egg. Okay. Pa natin ito ng cloth pagkatapos lagyan ng lagyan natin ng takip para hindi naman maapan and then tago natin dito so pag hintayin natin ng mga 18 to 20 days bago natin kukunin. So paminsan-minsan galawin ninyo para ang salt maging pan. Ito na ngayon ang ating salted egg. I-harvest natin ngayong araw makalipas ang 18 days lang. Ito na ngayon ang ating muscovy duck na ginawang salted egg. So kunin natin ito ngayon sa kanyang nilalagyan natin. Ilagay natin dito sa cellophane para lutuin. So lutuin natin ito siya. So, ito siya ngayon. Kunti lang man ating itlog na ginawa dahil sa limited ang itlog ngayon ng muscovy duck ko dahil sa umuulan. Pag umuulan ko, kunti lang ang kanilang itlog. So, dito ngayon, balutin natin sa cellophane bucket para hindi mabiak ang ating niluluto. No? Pagkatapos, lagyan natin ng kunti lang siya, no? Kunti lang na para then balutin natin. Ganun ito ang pagkabalot. Talian. So, tapos lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig para sa pagluto natin ng scoby duck salted egg. Tapos, pakuloyin para maluto. Takpanin natin. Okay, alisin na natin ngayon ang ating
Niluto ng itlog. Ngayon, salted egg ng tawag natin, no? So, tingnan nyo yan. Oh, yan ang ating organic salted egg. So, ilagay natin siya sa tray. So, mainit pa siya. Palamigin natin siya dito sa tray. Ng mga ilang oras. Baho bilang pala. Ang ating salted egg. Ilan ito? Ito lang ating nakuha. Dahil kunti laman ang itlog ng ating Muscovy duck. So, careful rin tayo. Minsan, so, ito pang kuha na natin ito. Hindi pa ito pang negosyo. Dahil kunti lang siya at sariling gamit natin sa ating pamamahay. At kailangan natin itago ito sa sarep kahit ilang buwan. Magamit natin yan siya. So, yan na ang ating Muscovy organic salted egg, no? Na ginawa natin ngayon nung isang araw. Oh, 18 days before. Ito na siya. Ito na po ang ating salted egg na may kamatis. So, ang ano po nito is one egg o one salted egg, lagyan natin ng isang kamatis. So, this is good for two. So, depende na sa inyo kung gusto niyo maraming kamatis, then lagyan mo ng kunting itong pinakurat na suka. Nagawa din ni Doc Noni. In the future, next time, i-demo din niya ito. So, maraming salamat sa pagtangkilik ng ating organic salted egg.